guys, ito si Randy. So here you go. I wanna show you the box of the ProBoat Horizon RC boat. So ito na nga, ito yung pinaka box ng boat. So you can see a little bit of damage there at open here, so I don't know what happened. So hopefully the boat inside is okay. So let's take a look. Ito na mga kapatid. So so far na nakikita ko, it's okay, walang damage. Sana hanggang mabuksan lahat walang makitang damage dito. Okay, so we'll see. That's pretty good. It's a pretty big boat. So ito yung remote control niya. So this is the radio control. Mukhang okay naman. Tingnan natin yung mismong boat. Okay naman. It's a fiberglass made. So let's take a look. Pull out na natin para makita kung may damage, okay? Ito na mga kapatid. So nakita nyo na kung gaano kalaki tong boat na to. So I'm still checking the damage and I can't believe na walang major damage in yet that's very long period of time in the delivery time being. So hopefully it works pagka nailagay ko yung aking battery dito, yung LiPo battery. So na in order ko sa Amazon, so sana mag-work dito. So let's see kung mag-work yung engine niya. Okay? So ito na yung pinakaloob niya. So makikita natin yung kanyang servo at yung kanyang electric motor at yung nalagyan ng battery, yung stand niya nandito. So I have to tanggalin yung belt para maalis yung kanyang stand. So let's do it for now. Tingnan natin yung kanyang kwan. So binakim ko ng konti kasi ang daming niyang mga styrofoam all over. Kaya ngayon na ito medyo okay na siya. So i-assemble natin yung stand niya para mailagay ko siya sa stand para more safe than this styrofoam na pinagpapatungan niya ngayon. Okay, ito yung pinaka stand niya, nabunot ko na doon sa may pinaka belt niya at yung kabila naman. So ito na, na-assemble ko na yung kanyang stand. So napaka easy kasi parang piso pud lang siya na may cushion na you put all together, then at least it's safe for your boat. And ano man ang gagawin mo sa kanya, then at least the boat, the propeller is safe, the wheels is safe, the whole thing is safe. So metal ang kanyang mga gamit, so which is good.
this, you know na magtatagal. So I thank God na walang masyadong naging, walang naging damage ito in terms of delivery, kasi it's pretty long delivery. Tumagal ng 2 weeks bago dumating. So that's pretty long. Kaya thank God walang aksidenteng nangyari dito sa boat. So okay naman siya. So ilalagay natin yung nabili kong what else, yung battery. Itatry natin mag-work kung mag-work siya, okay? Bago ang lahat, so kailangan nating i-check itong manual niya. For sure, basically, sinasabi lang dito kung how it to operate, kung paano tanggalin yung canopy, then how to get the yung pinaka-stand niya, both side, saka yung battery connector, yung remote. So nandagyan natin yung extension ng antenna, so it will work properly. So let's take a look the battery. Well, let's see kung it will work. So ito yung mga pinamili ko sa Amazon. Ito yung pinaka infrared thermometer, so then you can check the motor kung nag-overheat. So ito siya. Ayan, pwede mo siyang i-focus dun sa motor mo kung it's getting overheating. So ito, medyo useful to. So ito yung battery na binili ko. It's a 6,000 milliampers 3S. It's 11.1 volts. And supposed to be 50C, it's okay. Pero ito, it's 80C, which is better na patakbohin tong boat. So, i-install natin and pandarin kung how it's working. Hi mga kapatid, ito ulit ako, continuation ng video nitong RC boat na binili natin. So, nailagay na natin yung battery, which is pretty good. It's 6,000 mAh 80C, which is better than 50C, as I read the manual. The more higher C is the more better. So, the problem only is itong Belku kung ilalagay mo dito yung battery, kasi wala natin na room on the top, so it's hard to put the battery together in. So I connected the battery here, so makikita ko yung button doon. So ito yung siguro yung power niya, hindi siguro kundi ito talaga yung power niya. So i-on natin, hopefully naka-on yung kanyang remote. Hopefully makadinig tayo ng beep 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 na may ilaw na indication na it's working. So let's take a power on. Here you go, mukhang nagwo-work. So i-maneuver natin yung kanyang timon o yung work. So there you go. Kaya lang may tunog siya, siguro normal lang yun, pero sa kanila wala. Okay, so tingnan natin yung kanyang makina kung magwo-work. Ipipress ko tong trigger, so makikita natin. Wow, nagwo-work. Ito ang pinaka the best na makikita nating result, na yung motor ay nagwo-work. Otherwise, useless for everything pag without the motor. Tingnan natin yung motor. Wow! Yan na yun. The best. So, pwede natin ilagay yung canopy.
put all together, put it back the canopy, then ready to go to the lake. So tingnan natin kung ano ang gaano siya kabilis. It says that up to 50 miles per hour speed ng boat na to, pero let's see. There you go guys, like I said, tinest natin yung battery niya, yung kanyang compartment. Nailagay natin yung battery niya doon ng walang problema. The only problem is yung belt niya na it's hard to put together kasi nga walang room. So yung mismong boat, yung motor niya, nagwo-work, yung propeller, yung servo, yung remote niya. So sa tagal ng delivery at sa layo ng pinagmulan, so thank God it's only a little bit of dull paint na naging sanhi ng delivery ng kanyang pagde-deliver. So wala naman siyang major damage na you can be concerned. So hindi natin mahintay hanggang matapos ang this weekday at I think weekend we can go to the lake para ma-test itong boat na to kung gaano kabilis. Okay guys, salamat sa pagpanonood at mag-subscribe lang po kayo dito sa button. Ipaki-press yung ring the bell. Tapos paki-like lang po yung video na to at kung nagustuhan nyo at gagawa pa tayo ng maraming video about this boat. At yung how to run, kung ano yung speed niya, malalaman natin na next time na gawa tayo ng video ulit. Okay? Si Randy po ito at thank you for watching. Salamat po.